Ayan, so magandang umaga po sa ating lahat. So nandito ulit tayo sa Bayan ng Umingan, Pangasinan. May tinitingnan tayong lupa na 7 hectares mahigit. So kasama si JR. Ayan. So tingnan natin. Samahan nyo kami. Libutin natin tong mga... Ayan, pwedeng gawing kwan din to. Pwede kang maglagay ng bahay mo or pwede mong rest house kasi nakadikit din siya sa... barangay road pero hindi pa siya na-develop. Pero makakapasok sa makakapasok po ang sasakyan. So hanggang doon po yung area niya. Pag ganun, nilibutin natin mamaya. Tapos pag ganun, dito tayo magsimula. So kasama natin mismo yung seller po natin. Buhay na buhay, pwede pang mag-asawa ng tatlo. Ayan. Buhay na buhay, ayan po si tatay. So siya po ang may-ari, siya rin ang nakapangalan. Wala po tayong problema. Wala po tayong magiging problema, walang extrajudicial. So... yun nga lang, eh, pag nabenta daw ni tatay, mag-aasawa daw ng tatlo. So ito yung umpisa, joke lang po yan. Ito yung umpisa ng lupa. Ito. Lawak ng... maluwang. Hanggang doon, puntahan natin yon. May isang fishpan dyan, may isang fishpan doon, isang fishpan doon, isang fishpan doon. Bali, apat na fishpan. May mangga ito. Yung nandun is 20 pieces na mangga. Ito lang, bibilangin natin. Hindi sure si tatay kung ilan yung mangga dyan. May mga tanim ding milina. Ayan. Doon may adaan. Maganda yung kahoy na adaan. Pangalawa sa Nara. Pangalawa sa Nara po yan. Yung maganda na po yan. So ito. Pag ganito na. Attack. Attacky. Hanggang doon. So itutor tayo ni tatay para makita natin yung eksakto na mga end niya. Yung dulo to dulo ng lupa. Para hindi po tayo masayang yung pagpunta para makita natin yung mga nakatanim. Sayang naman kung hindi po makita ng ating mga viewers. So shout out po sa ating mga viewers dyan, sa ating mga potential buyer, sa ating mga subscriber, sa ating mga YouTubers na kaibigan. Yan, shout out kay Sir Melo at kay Ma'am. Yes, shout out po Sir Melo, Ma'am at kay Boss Onyok. Yan, shout out Android. Ito, so, Sir Melo, ito, titingnan namin yung mga puno. Babanggitin namin lahat. May dalawang deep well pala to. Oo, may dalawang deep well na to. So, hindi mo na problema yung patubig mo. May deep well na siya. Mayroon dito, sa part na ito, mayroon din doon. So, tingnan natin mamaya. So, ilan ang inaani mo, tatay, dito? Sa akin lang 480. Tapos yung sa harap, siguro nasa 200 din yan na. So nasa more or less 700. 700 more or less po ang inaani dito every cropping. Ilang cropping tayo? Dalawa lang. Kasi dalawa lang. Dalawa sa deep well na. Isang sahod ulan, tsaka isang deep well. So dalawang cropping lang. Pwedeng magtanim ng mais. Pwede kang magtanim ng mais, mga gulay. Kasi may deep well po ito. Pinubukan namin ng mais, maganda din. May mga fishpan pa. May mga fishpan pa ito. Pagkukuhanan mo ng tubig, at the same time, pwede kang mag-alaga ng mga isda. Yun! Pamingwit. So sabi nga ni tatay, kwentuhan nila kanina, doon daw sila umiinom doon dati kasi may fishpan doon, may pagkukuhanan ng isda. Nandito na po tayo sa mga pulaw. So, nandito na tayo sa parang dulo kasi abot pa doon sa Melina na yun eh. Dami pa lang. May mga bunga na po itong mangga. Sakto kayo na pong mag-aani. Yun, may mga bunga na nga itong mangga. Pag ano na, pag makuha nyo to, kayo na po yung mag-aani. Ganda ng palay oh. So ulitin ko po, ito po ay 7 hectares mahigit, tatlong titulo. Lahat po ay buhay. Nakapangalan si tatay yung 5 hectares mahigit, nakapangalan sa kanya. Tapos yung dalawa sa pinsan niyang dalawa. Ito po yung mangga natin, may bunga na pala. Ayan. Ayan oh. May mangga. Tatay na ba nagala? Pwede bang kumuha? Pwede. Mamaya, pagkatry natin ano, mag ayan pa mamasyal, ayan yung fish pan, no?
Ito na yung fish pan. Maya, papakita natin. Ah. Uy, hinug na oh. Hinug na yung iba. Napabayaan niya ito yung mangga tay. Ayan, so ilan yung mangga dito? Isa, dalawa, tatlo, apat, lima. Apat. Lima, maliit yung isa. Lima. Tapos milina po. Oh, mga milina. So isa, dalawa, tatlo, apat, lima pala yung nasa gilid. O apat. Apat? Apat, tapos dito, dalawa. So anim na mangga po ito, tapos mga milina. May mga saging din. At the same time, mayroon kang fish pan. Sigurado ako nito, may laman ito kasi... Ito yung araw. Ayun o, nakikita ko yung mga isda. Ang dami. Sana. Hindi ko nakuha yung... Maraming tilapia yan. Oo, maraming tilapia pa to. So, may laman na yung fish pan mo. Ayan, may harang po siya para hindi lumabas po yung isda. Ayan. Maliit lang yung harang niya, pero hindi na po yan makakalabas ang isda. Ganda ng fish pan. No? Ganda, laki na rin tong ano. Tatlo pala yung mangga dito, so bali pito pala. Pito. Pito itong mangga. Tapos may siniguelas doon, nakikita ko siniguelas. May mga milina. Ayan, may siniguelas dito, may mga saging. Ayan, milina, malalaking milina, pwede nang anihin. So, ayun. Ito po yung nandito sa may fish pan. Maganda rin maglagay ng kubo rito. Sa bawat fish pan kasi nito may mga kahoy. Kaya pwede kang kung saan mo gusto maglagay ng kubo. Maganda. Pero pwede pang i-develop yung fish pan. Sa kanya pa pala. Ito. Sa ano pa to? Kasali pa sa lupa. Pwede pang i-develop ito na fish pan ito. Medyo malalim to eh. Hanggang dun pa. Sa baba. Yung mangga kasali pa tayo. Ah, hanggang lang dyan sa baba. So yung hanggang dyan lang sa may milina na yan, sa part na yan, hanggang dyan lang. Oh, yan na yung dulo sa may milina na maliliit. So iikot na tayo sa mismong 5 hectares naman. Ito yung 2 hectares, yung pinapakita namin yung 2 hectares. Okay, lahat po ng lupa hanggang dyan sa milina na maliit na yan, maliit na yan, pag ganun na siya, pag ganun. Yung mangga na yan, tay, sa'yo na yan. Ayan. So, pasok na yung area, yan na yung mga mangga ni tatay. 20 pieces na mangga, plus dito sa 2 hectares, may 7 mangga. So, parang 27 na mangga yung kasali. Yan. Yung deep well. Tatlong deep well lang. Tatlo yung deep well pala nito, tatlo. Isa dito sa may 2 hektarya. Dalawa dito sa may 5 hektarya. Karanya daw itong mga milina, bro. Yan, yung milina, kay tatay din yan. Yan, milina na yan. Mangga, paikot na yan. So, kasali na yan. Sa ating tinitignan na 7 hectares mahigit. Yung mga mangga niya, yan o. Oh. Ayan, may deep well dyan. Ang gandang gawing itong ano, farm. Ang ganda. May tariman ka na ng palay. Hmm. May pwede kang pag-alagan ng hayop. Hmm. Gulay. Hmm. Pwede ka pang mag-alagan ng pupan dito. Pag-alagan ng jowa. Ayo. May pag-harbisan ka na. Sir, ma'am. Mga mangga. Oh. Mga mais daw. Maganda rito ang mais. Sabi ni tatay, pwede daw magtago ng jowa dito. Dito daw, sabi ni tatay, pwede magtago ng jowa. Nakailang jowa ka na tatay dito? Marami na daw. So marami nang naging jowa si tatay dito. So binibenta niya kasi baka mahuli na siya. Tingnan mo. Nabubuko si tatay, napapasagot siya na marami na siyang jowa pala dito na kasama. So ayan, yung mga mangga na yan, kasali pa yan, mga milina kawayan, kasali. Ito kasali lahat yan, yung part na yan. So tingnan natin, ikutan natin.
mas magandang ikutan natin para makita nyo po lahat yung nakapaloob dito sa lupa na ito. So napalaban tayo. Ngayon lang ako nag-jogger, kulay brown pa. Jackpot na kapantalon. So akala kasi namin ano lang, tripping lang. Ang ganda pala nitong location ni tatay. So sabi ko kailangan pasyalan namin bago ang aerial view, para sa aerial view makita nyo po mismo kung saan yung dulo to dulo. Yan yung dulo nya, ito yung dulo nya dito sa likod. Pag ganun tayo. So ang ganda nung lupang ito. Ang gandang investment din ito. Siyempre ang lupa hindi po yan nananatili sa kanyang presyo. Pagkabili mo nito ngayon, after 5 years or 3 years, or kung kailan mo ibibenta, hindi po, kumbaga, yung profit ng, yung pera mo ay tutubo pa rin. At the same time, habang nag-aantay ka ng ilang taon, nagtatanim ka, tignan mo naman gano'ng kaganda ang mga palay dito. Oh. Ayan. Talagang kikita ka pagdating sa palay. Ayan, yung mga sampalok na yan, mangga ulit, kawayan, kay tatay ulit yan. Yung boundary na yan. So may isang fish pond dyan. May isda na yan, kuya. May isda. Oh, may isda na rin yan, yung fish pond niya dyan sa part na yan. Yan, dyan, tilapia din. Ah, hito. May hito rin yung fish pan ni tatay. Dalag meron. Maganda palang pumunta dito. Ay, yan. So, napakaganda. Yan, fish pan din yan, oh. Yan. Mahaba pala itong fish pan ni tatay na nandito. So tatlo yung fish pond mo tatay, no? So ang ganda nitong mga palay. May fish pond sa taas, sa gitna at sa likod. Fish pond sa likod, gitna at sa harap. Okay, gitna at sa harap. So tatlong fish pond maliban sa fish pond kanina dyan. Yes. Ready to harvest. Yun, ready to harvest na rin yung mga isda nila. Ayan, maraming klase ng puno. Yung mga mangga po yan, kasali po yan. 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 Yung mga bunga ng mangga ni tatay, ano na, pahinog na. Napabayaan na yata niya. Hingi tayo mamaya. Nasira na, oh, napabayaan ni tatay. Ayan yung fish pan, ayan. Maluwang siya. So, laki ng ibon, oh, yun, oh, lumipad. Uy! Ay, ano yan? Buwakaw. Kasi 20 piraso lang yung mangga, o mas higit pa. Parang marami eh. Baka may mga tumubong mangga ta, hindi mo na napansin. Mga melina. Ayan. So napakaganda po yung area na to. Kasi ang haba ng fish pan na yan, yan. Fish pan po yan, hanggang dun yan. Hanggang dito pa. Ang haba. Ito ba yung fish pan na pangalawa? Ito yung nasa gitna. Ang habang fish pan. Para siyang ano? Kaya pwedeng pagkuhanan ng ano, tubig pag gano'n nagtatanim ng ano. Mm-hmm. Second crop. Marami kang tubig. Kaya pag nag-invest po kayo rito, may balik po agad. Kasi sa palay na lang po, sa isda, sa bunga ng mangga, so, return agad yung investment nyo rito, ma'am, sir. Magandang mag-invest sa lugar na ito. Kasi napakaganda itong ano ng lupa niya. At the same time, napakaganda po ng area niya. Ito pong maganda dito. Kapag wala pong taga-tanim, pwede din si tatay. Meron po tayong magkukunan dito na magbabantay sa lugar nito kung gusto niyo po. Oo. So, pwede rin si tatay daw yung magtanim para talagang
yung ani mo ay katulad din nung inaani niya. Daming bunga oh. Daming bunga nito, ala, nabulok na oh. Sayang. Di mo pa kinuha yung isa, bro. Yung 20 piraso pala na sinasabi ni tatay na mangga, yung namumunga lang, hindi pala kasali itong maliliit. So marami pang mangga ito. Mga kawayan, bayog. Yung namumunga lang, 20. 20 lang yung namumunga, pero marami pa si tatay na itanim na mangga na maliliit. So marami po yung puno ng mangga dito. So baka nasa 50 ano tay? Oh, nasa 50 mahigit. Pero yung namumunga 20 piraso pa lang. Ito naman yung mga kahoy na adaan, tinatawag nilang adaan. Pangalawang pinakamagandang puno na gagawing mga ano, upuan, mga furnitures. At least dito, wala kang tenant. Walang problemang tenant kasi si tatay mismo yung nagsasaka. Kahit dun sa harap, wala din po. So, napakaganda. Ayan. So, malawang ang area na to. Ganito kaluwang yung 7 hectares. Makikita nyo itong mga palay niya. Ang ganda ng ano, pagkakatanim. So magaling si tatay magtanim. Kaya nakaka 480 siya na kaban. Mahigit. Or 480 daw yung pinakamababa niya. Sa isang cropping lang yon. Tapos ang problema lang naman dito, kasi yung mga magsasaka natin, ang ganda ng ani, pero minsan mababa yung bili ng palay ng mga, hindi ko alam kung yung negosyante or yung mga ibang ano po. Kasi kabawa po talaga yung mga magsasaka natin. Kaya nahihirapan sila sa abono, pero patuloy pa rin silang nagsasaka kasi kailangan nga nila. Saka sayang naman kung i-stack nila yung lupa nila, eh maganda naman ang ani sa part na ito. So ang init. Dinantahan ni tatay sa ano, sa daan na mahirap. So ayan, ulitin ko po, ito po ay 7 hectares, tatlong title, lahat ay TC3 title, buhay silang lahat na nakapangalan, wala tayong extrajudicial. So napakaganda po nung title nito, at the same time, ang ganda rin po ng area natin, ayan, ayan o, yung palibot niya hanggang dun, sa tricycle na yon, ayan, ang ganda po dito. So ito yung una. Ang mga adaan na bro. Yan, mga adaan po yan. Dami. Ang dami. Ang gandang puno na yan. Mas maganda yan, no? Kaysa dun sa ano. So ito, ito pa rin. Kadugtong pa rin ito nung isang fish pan, no? Hindi, ito na yung una. Ah, ito na yung una. Ito yung unang fish pan na. Ayan. Daming laman. Ayan, daming laman na ito, fish pan. Ito. So, pwede kayong magpaano dito. Ayan, ang ganda. So, ang luwang po ng area natin. Ayan po. So, napakaganda. So, ito hanggang dun pa yata. O hanggang dyan lang. Ayun. Mga milina. Mga milina. Dati anak na. So yan, hanggang dyan na lang po yung area natin. Ito yung
yung ano, pilapil na yan, tapos pag ganun siya. Hanggang doon naman sa mga kahoy na yon. So may mga kahoy pa dito, may akasya, may mga ipil-ipil, may adaan pa rin, ipil-ipil yan mga to. Tingnan mo yung tubig, ang ganda ng pagkakano ng tubig dito. Kaya maganda po itong part na ito. So babalik tayo doon sa bungad, yung mismong daan niya. Sa pinagparkingan po natin ng tricycle. Para mapaliparan po natin ng aerial view. So ulitin ko po, ito po ay 7 hectares. Ayan. Tatlo ang title. So babalik tayo dun sa harap. So ayun po. Uulitin ko po. So ito po ay 7 hectares mahigit at yun po yung dulo ng yung pisa ng lupa. Ayan. So babalik tayo doon. So ayun po, maraming salamat po muli sa panonood ng aming vlog. So tingnan nyo po yung aerial view mamaya. Napakaganda po itong location na to. At sana magustuhan nyo po ito dito po sa bayan ng Umingan, Pangasinan. At may titulong 7 hectares mahigit. Tingnan natin kung ano po yung higit niya mamaya. So ayun po, maraming salamat muli sa panunod sa aming vlog, sa Mucha and Joel Lat Vlog. So wag po kayong magsawang sumuporta sa amin. Sana marami po po kayong mag-subscribe and mag-like and share po sa aming mga videos. And magustuhan nyo po ang mga loteng inaalok namin sa inyo. God bless you all and maraming salamat po muli. Shout out po sa lahat po ng sumusuporta sa aming vlog, sa Mucha and Joel Lat Vlog. God bless you all po.